Hello! Magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan ko. Magandang gabi. So, magre-react na naman tayo, Misteryo. Wala ako ibang go center na ma-reactan eh. Marami nagre-refer sa akin yung kay Donski. Eh, wala eh. Yung critical area. Hindi ko alam kung anong critical yung pinagsasabi nun, di ba? Pupunta dun sa isang lugar. Parang ano, draining siya rin. Kay Kuya Red naman, wala namang bago. So, dito tayo sa ano, mag-send kayo na link sa akin, ano, ng pwedeng reaction na video. Diba? May ano, tatry ko minsan, may nagsasubmit sa akin mga foreign videos eh. Sige, tatry ko minsan. Bubuelo lang ako, medyo drain lang ako ngayon eh. For now, Misteryo muna. Yun ang comfort na reaction video ko ngayon eh. Pero bago lahat, may sasagutin lang ako, no? Na isang comment. Diba? Ito si, ano ba name nito ni sir? Ito. Aha. Sabi ni sir, ni, anong name nito? Jari Beninsig, ano? Sabi ni sir, malamang for the content, walang perfecto. Ito yung regarding ito dun sa ano, sinabi ko sa inyo na di umano'y banned sila Boss Rino sa ibang locations, no? Tapos yung issue tungkol kay Master Gala. Ito yung sinasabi ko. Yun yung sinasabi ko pala kagabi. So, rilutang pa rin ako, ba't kaya? So, nag-comment ito si sir. Sabi ni sir, malamang for the content, walang perfecto. Yung iba, nagbabayad naman para sa content or ibibitaw na salita sa place. Ngayon, kung itutuwid mo lahat yung mga maling kalat o gawain, sige, magbigay ka ng income sa kanila, char. Hindi, nagigets ko na nagbibiro ka. Nagigets ko. Pero, ano to eh, parang... Sorry ha, pero hindi mo pinag-iisipan yung comment mo. Sabi niya ganon. Malamang for the content walang perfecto. Forever na lang ba nating ano, idadahilan itong for the content. 'Di ba? Parang sa tingin niyo ba, hindi ah, seryoso tayo. Kukunin ko yung serious side nitong comment mo na to. Feeling ko palusot mo na lang tong char na to eh, char. Pero yung ano, yung malamang for the content, as if kasi pag nagsasalita ka dito, as if na normal na lang 'yon. 'Di ba? Malamang for the content. Halimbawa, may gumawa ng ano no, ng isang content na kagaguhan. Let's say nakaabala siya sa kapitbahay niya sa prank niya. Para bang ipapalusot mo na malamang for the content. Parang hayaan mo nang makaistorbo siya, hayaan mo na siyang makaabala kasi for the content eh. Parang ang nangyayari, need nating intindihin na yung ginagawa nilang kagaguhan ay for the content lang. Papayag ba kayo nun? Parang ganito yan eh. Yung same as sa San Juan, di ba? Nag-viral yung San Juan. Pagkabasaan nila sa ano, maraming naabala dun, men. Maraming naabala dun sa basaan nila. Tapos, pwede mo ba ipalusot? Malamang, dahil piyesta dun. Parang, I mean, ang sinasabi kasi dito yung pagkakaroon mo ng responsibilidad bilang vlogger. Tapos in ano, susundan pa nitong ano na to, tong walang kamatayan na linya na walang perpekto. Ano ba yung, ano bang ibig niyo sabihin? Ano paano walang perpekto? 'Di ba? Forever na lang ba na dahilan ito, men? Yung walang perpekto na 'yan. Hindi naman ginagawang santo yung mga ano eh, yung mga idol niyo eh. Sinabi ba dapat maging santo? Kahit ako, hindi rin ako perpekto eh. Diba, ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung damage na ginagawa nung pagbablog nila. Hindi naman pinapatigil yung pagbablog. Mamaya, pag-uusapan natin to, no? Dito sa pangalawang linya ng bobo. Sorry, sir. Kasi nabububohan talaga ako dito sa, ano, sa comment mo. Yung basta mailusot lang ba? 'Di ba? Palagi ko narinig yung walang perpekto na 'yan. Perpekto saan? Sa pag-uugali? Sa pag-ano? Ay hindi, mas makasalanan ako diyan. Diyan sa mga idol na pinagtatanggol mo sa akin, mas makasalanan ako diyan. Kung pasaway,
mas pasaway ako niyan. Matigas ang ulo ko eh. 'Di ba? Kaya lang may specific tayong ano, may specific tayo na pinag-uusapan dito, yung pagba-vlog. Ako, hindi rin ako ligtas dito sa sinasabi ko. Kasama din ako dyan. Kasi nagba-vlog din ako. Diba? May pagkakamali din ako. Kaya lang may pinag-uusapan tayong topic eh. Parang ganito, ano? Ang pinag-uusapan natin dito, yung ideal gawin. Let's say, halimbawa, pare-parehas tayo may diabetes dito. Diba? Pare-parehas tayo may diabetes dito. Sasabihin ko sa may kapwa akong, or doon sa mga magkakaroon pa lang ng may diabetes dyan. Sasabihin ko sa inyo na, oy, ngayon pa lang, itigil nyo na yung pagkain ng mga matatamis. Tsaka yung mga matatabang pagkain, itigil nyo na ngayon pa lang para hindi na kayo magkasakit. Diba? Tapos babanatan mo ko, walang perpekto. Ano ba, man? Diba, nagigits mo ba yung essence ng sinasabi ko? Kahit ako nagkaroon akong diabetes, ikaw, nakikita kita na ang takaw-takaw mo sa chocolate ngayon. Ano yun eh? Parang ang the way ako magsabi sa'yo, yun ay concern eh. Para sa ating lahat yun. Hindi naman porkit sinasabihan ko kayong na ganyan, eh ako hindi ko na ginagawa yun, kayo lang ang gumagawa. Tigilan nyo yung mentality na ganyan. Ibahin nyo ako. Lahat tayo dito, magkakasama tayo, hindi pwedeng maging hindi pwede kasi maging makasarili dito eh. Dito sa larangan na to eh. Kasi may stereotype tayo lahat. Hindi naman pinagbabawalan yung sasabi na wag na kayo mag-vlog. Wala naman ako sinasabing ganun eh. Maging responsable lang kayo. 'Di ba? Hangga't maaari. Kumbaga, alam niyo na yung ano, kasi anong nangyayari, pinapaulit-ulit min eh. Siguro, magawa mo yan once, ano, may intindihan ko pa kung magawa mo yan once. Kasi maybe, hindi mo alam na mali ang ginagawa mo. Diba? Hindi mo alam na may damage ka palang ginagawa. Diba? Forgivable naman yun eh. Pero yung uulit-ulitin mo, men, diba? Hindi naman nagsisik ng pagiging perpekto doon. Diba? Ang nagsisik doon yung pagiging responsable lang. Diba? Gina-justify mo kasi yung ginagawa. Diba? Tapos ngayon, ito yung nabuisit akong banat. Sa totoo lang, pikun ako sa banat na to. Sabi ganun, no? Ngayon, kung itutuwid mo lahat yung mga maling kalat o gawain, sige, magbigay ka ng As if na walang alam yung pinagtatanggol mo kung paano mag-vlog eh. Para bang ang sinasabi mo dito, yan lang ang alam nilang kayang gawin. Yang magmukbang at ano, mag-imbento ng istorya. Yan lang ba ang kaya nilang gawin? 'Di ba? Ngayon kung itutuwid mo lahat, sige magbigay. Parang kailangan pag pinagsabihan mo ang isang tao, kailangan spoon feed mo na. Buhayin mo na. Parang ganito 'yan, men, ano? May nagbebenta sa bangketa, no? Maganda naman yung hangarin niya, magkaroon ng kabuhayan para sa pamilya niya. May nagbebenta, eh, pinagsasabihan ng pamahalaan na bawal po magbenta sa bangketa. 'Di ba? Bawal po magbenta sa bangketa kasi nakakaabala kayo sa pedestrian na gagamit ng bangketa para magdaan. Tapos sasabihan mo na ano, kung ganito gagawin mo, bigyan mo kami ng ano, ng kakanin sa araw-araw. O halimbawa, may napuna ka, ano, politikong nangungurakot. Diba? Mali ang pangungurakot mo. Tapos sasabihin sa'yo ng politiko, ano, bigyan mo kami ng kukurakuti namin kung ayaw mo kami mangurakot sa ano, diba? Parang tanga lang talaga. Parang hindi na mabubuhay yung idol niya pagka hindi ginawa yung mali. Diba? Natatangahan ako dito yung ganitong linya na to, men. Sobrang tanga talaga nito. Actually, kahit gusto ko nga ituwid yan, nasa sa kanila pa rin yan eh. Ang ginagawa ko lang, binoboice out ko lang kung ano yung mali. Diba? Kahit ba naman, yung mga hold-upper na yan, kahit pasabihin mong mali ang ginagawa ng mga yan, may mga humang hold-up pa rin dyan eh.
'Di ba? Ano ba ang purpose ng ginagawa ko dito kung hindi rin lang maitutuwid 'yan? Awareness na lang ito, Min. Baka sakali makatok yung utak ng mga idol mo, 'di ba? Makapag-isip-isip sila kahit pa paano. Pero nasa sa kanila pa rin yan kung itutuloy nila 'yan. 'Di ba? Sinasabi ko lang dito yung damage na ginagawa nila. Maraming chance na pwedeng gawa ng magandang istorya yung lugar eh. 'Di ba? Hindi lang naman horror ang ano doon eh. Ang pwede i-content sa Villa Epifania. Paano yung ano? Yung ibang documentarist na independent na sa YouTube may channel. Na gusto lang nilang makita yung ano ng Villa Epifania, let's say. Kasi Villa Epifania yung binan eh. 'Di ba? Hindi lang sa grupo nila Boss Rino kundi sa lahat na ng vlogger binan. Paano yung mga ano? Yung mga susunod na gusto lang talagang italakayin yung history ng lugar. Makita kung ano yung itsura ng loob ng Villa Epifania, kung ano ang itsura ng isang bahay nung panahon ng mga Hapon. 'Di ba? Yun lang ang purpose, hindi yung nakakatakot. O paano yun? Tinanggalan mo na ng chance yun? 'Di ba? Sana naiintindihan nyo ano, bago dumaldal. Minsan ano, ito yung sinasabi ko, minsan nakakatanggol kasi, alam mo yung nagiging bobo na tayo eh. Yung parang ginagawa na natin tanga yung sarili natin, makatanggol lang talaga. Dapat magkakampi-kampi tayo eh. Sa mga ganyang bagay. Diba? Kahit yung mismo kayong mga nasasabihan, dapat kakampi din kayo. Anong importante para sa inyo, di ba? Anyway, pagpatuloy na natin itong, ano, sinasabi ko ha, hindi ko yung hinihikayat na maging santo, di ba? However, yung mga content nyo, kung nalaman nyo nang may mali dun sa una, kung maaari, medyo bagu-baguhin na. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Diba? Ang importante dito, malaman ng tao na may against doon sa ginagawa nyo. Diba? Para hindi naman kami ma-stereotype. Diba? Yung pagsasalita ulit, wait lang nga bago tayo magpatuloy. Parang ganito yan, ano? May isang si Puraloka Vega, kilala nyo? Yung nagdamit ng Jesus Christ tapos kumanta ng rock na Ama Namin. Diba? Naka-offend yun sa mga Catholics eh. At may mga city na nag-persona non grata sa kanya. Yung persona non grata kasi, wala naman yun. Di ba? Wala naman yun. Yung akala nyo ba pag, let's say, persona non grata. Si Rose Martin, di ba? Na persona non grata sa Palawan. Akala nyo may magagawa yun para pigilan silang pumunta doon. Wala naman yun. Pwede naman silang pumunta doon eh. Kahit kailan nila gusto eh. Kaya lang yung i-announce ng buong Palawan na ayaw nila sa iyo. 'Di ba? Yun ang nakakahiya doon na part. Yung i-announce nila na ayaw nila sa iyo. Kasi awareness yun, Min, eh, na may ginawa ka talagang mali. 'Di ba? Hindi para yun pigilan ka. Nagigets nyo na mga kababayan ko? Itong ginagawa ko na paghayag doon sa mga nagbawal or doon sa may mga nasabi. Kahit naman sabihin ito na sinabi ng caretaker kay Master Gala na ganito, ganyan, ganyan. Or pinigilan sila Boss Rino. Hindi mo naman mapipigilan yan na mag-explore. Makakagawa at makakagawa ng paraan pa rin yan. Para hanapan ng lusot na makapag-explore uli sila sa ibang lugar. Di ba? Magagawa nila ng paraan uli yan. Ang sinasabi lang dito, yung naihayag lang na may kumontra doon sa ginawa nyo. Di ba? Yun lang. Huwag nyo isipin na pinipigilan. Walang pumipigil dyan, no? Sinabi lang na against doon sa ginagawa. Di ba? Anyway, malinaw na tayo o hindi pa. Nag-alat na ako ng 15 minutes sa kaka-explain na. Kung bobo pa rin, I'm so sorry po, nagpa-public apology ako kung hindi nyo magigets. Anyway, pagpatuloy natin.
yung sinasabi ni Alex na... So ito, horror house sa Bataan to, no? Nararamdaman niya raw yung init ng ulo nung lalaki nga na nag-occupy dito sa baba. Get mo ba? Narinig ako dun sa likod ko. I don't like it here. Inilaan para maging horror attraction ang bahay ni Impo, kung saan ang mga tao ay maaaring magkatuwaan habang nagtatakutan. Ang hindi... Ito okay to. Okay to pag ganyan location na parang hinihikayat nila. Ito pwede nyong puntahan to. Katulad dun sa ano, dun sa... Yung pinuntahan na horror house, Las Piñas ba yon? Yung horror house? Pwede yun. Diba? Pwede kayong magganon-ganon dun. Pero yung may mga historical value na ano, pagka hindi okay dun sa may-ari, huwag niyong gawin. Diba? Actually, yung katulad nung pinunta na, pwede naman mag-investigate daw talaga doon. Huwag lang daw talaga yung magsisinungaling kayo ng ano doon. Kung wala naman daw talaga, huwag niyong sabihing meron kahit wala. Diba? Nagigits nyo o hindi? Yung kung saan kami pinigilan, kasi sa totoo lang, yung caretaker, ito ha, maidugtong ko lang doon sa kahapon, yung pinuntahan namin location, na kinainisan nila si Master Gala. Diba? Ang pagpunta namin doon, sila pa nga mismo ang nagkikwento sa amin eh, na, oh, yung engineer na umano dyan, may na anong bata, may na ramdaman daw na bata doon na naglalaro doon sa loob ng building. May gano'n. Sila rin ang nagkikwento ng katatakutan. However, ang ayaw kasi nila, yung hinahype yung lugar, ang gusto lang nila malaman yung totoo do sa lugar. Diba? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang pinakamagandang ghost hunting, yung talagang totoong investigation. Kasi sa inyo kasi, parang ang mindset nyo kasi, kailangan may makita kaming multo eh. Diba? Kailangan may multo talaga eh. Kasi kung walang multo, lalangawin ang video namin. Ganun kasi ang mindset ng karamihan. Kaya nga sinasabi ko, i-focus tayong mga nagko-content na mga ganyan, i-focus na atin sa isang goal. Ano ba yung goal na dapat i-focus? Alamin natin kung totoo o hindi yung multo doon sa loob. Para malaman din ng tao. Hindi yung pagdating doon, kaluskus ng pusa. Uy, ano yun, may multo. May narinig na ano na kwentuhan galing sa labas. May nagsasalita dito sa loob. Di ba walang investigator nangyayari eh. Nakukuha nyo, ibig ko sabihin. Pero kung lahat tayo ay pumupunta doon at sasabihin natin yung totoo, mukhang wala namang ano, nagpaparamdam dito. Or meron doon sa isa naman, may magkakataon na ganun eh. Sa atin, wala nagpaparamdam. Sa iba naman, may kaluskus talaga na hindi nila maipaliwanag. Kahit anong hanap nila, hindi nila makita kung nasa ng kaluskus. Diba? Kung may nagsalita man, ano? Kung may nagsalita man dun sa lugar na hindi nila mahanapan ng explanation. Diba? Magkakaroon kasi ng parang survey yan eh. Majority ng mga vlogger sinasabi, wala. Or dalawa sa kanila, nagkaroon ng meron na nagpapakita. Diba? Magkakaroon sila ng data. At mapapakinabangan nila yung data ng ginagawa natin doon. Eh, hindi, pagpunta doon, nagsisigawan daw. Kahit wala pa nangyayari, nagtatakutan doon sa loob. Nakakaabala doon sa mga nakapaligid na kapitbahay. Ang nasisisi yung caretaker. Bugbog sarado yung caretaker eh. Kasi bakit hinahayaan mong ganyan? Ba't hinahayaan mong ganyan? Di ba, men? Wala, ganun talaga ang nagiging ano. Tapos sasabihin ng iba, ganun talaga yon kasi for the content. Ninonormalize, tanga. Alam ng iba na ang mga kababalaghan na nagaganap sa loob ay may bahid ng katotohanan. Ako si Ryan Eigenman. Pero pag ganyan, yung permitted naman na magtakotan dun sa loob, no problem. Diba? Yung Nightmares Manila ba yun? Kung ano man yun. Okay lang dun. Dahil yun naman talaga ang purpose nung ano nila eh. Nung lugar nila eh. Buksan ang mga mata. Talasan ang pandinig.
palawakin ang isip. Ilang kilo naramdaman mo bigat? Isang taon na bata. Isang taon na bata. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Taon-taon dinadayo ang bahay na ito sa dinalupihan Bataan. Hindi lamang ng mga taga rito, kundi maging ng mga taga ibang bayan. Bukod kasi sa antigong dating nito, mas pinipilahan ang patok na pananakot ng mga kunwaring mula. Bahay ni Impo, oh. Puntahan nyo yan. Yan, pwede yan. Sa loob ng bahay. May contact pa, oh. May telephone number pa. Ito, mas pinipilahan. Ginagawa nilang ano, bukas pa kaya to? Ang patok na pananakot ng mga kunwaring multo sa loob ng bahay ni Impo. Alas stress lang. Something like about 15 days or 17 days lang yung operation para lang meron lang napupuntahan yung mga kabataan during the weekend. So yung binabayad nila, itinutulong din namin sa mga gawaing pangkabataan. Kaliwala, kaliwala. Wala po mga bol, wag lang po masyado. Ay, talagang horror house pala talaga 'to. 'Di ba? Katakot po, katakot po. Pero kung ano, kung ako ang diskarte dapat 'yan. Yung sa bagay nung panahon na ito, wala pa naman mga vlogger ano, nung panahon na 'yan. Pero kung gagawa ka na lang ganyan, paupahan niyo sa vlogger. 'Di ba? Pero paano kung pagpasok mo dito, kasama mong makikipaglaro ang mga totoong espiritu at elemento? ...1947 pa nang itayo ang bahay ni Impo. Tanda na rin, ano? Makalipas ang 60 taon, napagdesisyonan ng mga may-aring gawin itong horror attraction. Inaagyo ang kisame, kinakalawang ang bintana. Ang maganda dyan, pagkaganyan na attraction, hindi mo na kailangan linisan pa, ano? Kasi dagdag decoration na yan, eh. Kulay itim ang mga dingding at kurtina. Sa halagang 30 piso, maaari mong pasukin ang bahay ni Impo tuwing undas kung gusto niyong matakot o magulat. 30 pesos. Hindi nga lang kayo makakasiguro kung ang makikita niya sa loob ay gawa nga ba ng tao o mga totoong multo. Isa sa mga nakaranas ng di umano'y pagmumulto ay ang katiwalang si Rodolfo Hernandez na mas kilala bilang si Impo. Mga 6 months bago ako nakaramdam ng mga... May mga kabag-kabag na pumapasok sa loob ng bahay ng mga naglalata. Pero pag sinilip ko sa pintuan, mga nawawala. Yung mag-asawang matanda naman, nakikita ko na tumataghoy, nagmamakaawa. Talagang lalim ng Tagalog yan, tumataghoy, kumakabag. Panay ang dasal ko, ngayon nagmamakaawa ako na huwag naman akong pakitaan ng ganong mga pangyayari. Maging ang kasama sa bahay ni Impo na si Arthur Lontok, hindi rin umano pinapatahimik ng tila mga kasambahay nila. Pag ako nakahiga doon sa kama ko doon sa taas, aramdam ko biglang mayroong tatakbo papalhik. Doon sa old apartment namin sa Valenzuela, ganyan. Yeah, ganyan ang nararamdaman ko noon. Sa hagdan, may time na nanonood ako ng TV noon. Doon sa baba.
talaga rinig ko na bag. Umaakyat talaga. Pero feeling ko may scientific explanation yun. Pwede kasing mangyari. Noong time na yun, hanggang ngayon iniisip ko, pwede kasing mangyari. Baka, kasi yung style ng apartment namin, kung ano yung itsura ng apartment na to, ganun din yung sa kabila, ganun din yung sa kabila. Pwede kasing mangyari sa kabilang bahay yon na akala ko tunog dito sa hagdan ko. Diba? Yung pala sa kapitbahay. Kasi ang pader nun, manipis lang naman yung pader. Kaya rinig, yung sigawan nga nung nasa kabila, naririnig ko sa amin eh. Diba? Pero talaga nakakatakot. Kasi kahoy yung ano naman. Eh. Kaya hindi naman si Impo dahil tulog na tulog si Impo. Kaya ano yun sabi ko? Ba't ganun? Kaya siguro meron talaga ditong nakatira ka ako. Ba't hindi magpakita sa akin ng gusto? Pinagpakitaan din ng di umano'y espiritu sa bahay ni Impo ang isa sa mga gumaganap na multo rito na si Harry Garcia. Nung last time na wala nang masyadong taong pumapasok dito kasi umulan noon. Parang may narinig akong kaluskos sa baba. Tapos tinignan ko. Kahoy kasi yung sa, bahay eh. Sa sulok na. Sa hiwalay na insidente, nakita rin daw ng isa pang nagkukunwaring multo na si Carlo Lampano, ang batang tila na ninirahan Carlo? Sa bahay. Ah, ano siya? Akala ko, ano? Nung papasok na kami, meron ako nakitang isang bata dito sa CR. Hindi ko siya kasama sa set kasi wala naman kami batang kasama sa set. Alamdaman ko lang na nangingilabot ako. Pero inisip ko na parang kasama lang namin sa set. Hindi ko na inisip na iba na nga talaga yung nakita ko. Totoo nga kaya ang mga nilalang na nakikita sa bahay ni Impo o produkto lang ito ng malikot na imahinasyon ng tao? Isinama namin ang paranormal expert na si May Piniero at ang psychic na si Sunny De La Cruz para sa paunang investigasyon sa loob at sa labas ng bahay ni Impo. Kung ako diskarte dyan, isang psychic lang eh. Kasi mau-obvious yan pagkadalawa. Sa bagay, paranormal expert yung isa, no? Yung isa, psychic. Pero, siguro, tingnan natin, ano? Kasi dapat kung mag-ano ka, isa lang dapat. Or, isang psychic, isang skeptic. Diba? Para balance eh. Pero kung parehas na ano, mau-obvious na fake eh. Pero tingnan natin to. Pala yun. Bilit siya. Bato natin siya ginagambala. Psychic din to eh. Si May Piniero eh. So, I think, wag na lang. Mapapalbas. Puro balahibo. Ibang lasing tikbalang to. Hindi yung may buntot. Hindi siya yung normal na tikbalang. Medyo maamu-amu pa siya. Kita sa mga tikbalang na na-encounter, na diba? Kaya, doon ang mga bahay. Bukod sa tikbalang, may mga duwende rin daw na nakatira sa bakuran ni Impo. Dami na, no? Tikbalang duwende. Kasalimutan ko na. Ang dami ng init. Nandiyan pang karaniwan dyan. At upang maramdaman daw ang presensya ng sinasabing duwende, pinaupo ito ni Sunny sa braso ng isa naming crew. Nararamdaman mo yan? Bumibigat. Gano'ng kabigat? Sinasuggest, ito, pagka ano nararamdaman mo, huwag mong suggestan kung ano yung dapat maramdaman. Kasi pwede isang ano eh. Isang taong na bata. Isang taong na bata. Kanya-kanya.
Wait, isang taon na bata? Paanong ganong kataka? Ganyang kalaki, isang taon na bata? Mas matangkad pa kay kuya. Hindi, ano bang, baka yung, ang tinutukoy niya, mula dito sa kamay, pataas. Pero maliit pa rin sa isang taon yan. Hindi, malay mo, pwede, no? Kung maliit ang lahi ng bata. Pero kung mula dyan hanggang, ano, isang taon ganyang kalaki, magulo eh. Kung, saan ba siya sumusuka? Batay sa pag-iimbestiga ni Nasani at May, kaharian hindi lamang ng mga duwende, kundi maging ng iba't ibang elemento ang likuran bahagi ng bahay ni Impo. Kaya nga eh. Hindi sila nakatira dito. Talaga. So parang... Parang dito lang sila na... Mga ligaw na kaluluwa ko. Oo, mga ligaw. Kung talagang mamumok sa kwarto, nandito lang yung napakarami. Mamasa mang spirito nandito. Wala eh, parang nagbabato lang siya ng ano, no? Masamang espiritu. Paano mo nasabi masamang espiritu sana? I mean, wala eh, kasi sa bagay, hindi ko masisi, early 2010s to eh. Diba? Yung mga ganyan kasi, okay pa yung mga ganyan na ano, ngayon kasi nag-upgrade na rin yung talino ng tao ngayon eh. Naghahanap na sila ng concrete proof ngayon eh. Nung, kaya nga sinasabi ko sa inyo, kailangan kung ang larangan nyo ay ghost hunting, dapat nakakasabay din kayo sa pag-evolve ng pag-iisip ng tao. Hindi pwedeng laging ganito. Sumunod namang mag-imbestiga at kumuha ng samples para sa pagtatawas ang paranormal expert na si Alex Angeles at psychic na si Ana de la Cruz. Ay nako, dito na naman kayo. Ay, lakas ang dito. May lalaki? Mm-hmm. Putol ang ulo. Ang grabe. Ang sa puno ng mangga. Oh, diba, kanina, duwende yung nakikita doon sa puno. Kaya sabi ko sa inyo talaga, huwag kayong magdala ng maraming psychic eh. Hindi, for me, kung halimbawa, dalawang psychic, dapat parehas ang sinasabi. Sa punong mangga, duwende kanina, diba, yung ganung, our one-year-old na bata, ang sinasabi na ganung kataas. Eh malamang siguro duwende yun dahil ganun. Tapos, ito naman si Ma'am Ana de la Cruz, sa puno naman, nakita niya naman, ano, lalaki na pugot ang ulo daw. Nako, malaki na naman, ano. Ano, kapre na naman yan, Ma'am Ana. Hawak-hawak ni ulo niya, pero nagsasalita ko, ulo niya, hawak-hawak niya. Ay, nako. Alam ko, magkatawas lang ako eh. Oh, di ba? Same puno. Yung isa, duwende yung nararamdaman. Ito naman, malaking tao na... Kuya, oh. Oo. Nakaano siya doon sa puno, hawak na ulo niya. O, salita siya ng salita yung ulo niya. Lingon siya ng ganyan. May nabasa akong comment, no? May nabasa akong comment. Ano nga ba yun? Nakalimutan ko na alahanin ko ulit. Wala lang. Basta yung ulo niya nasa kamay, nakaganyan niya yung ulo niya, tapos ganyan na ganyan yung ulo. Bukod sa ligaw na kaluluwa, nakita rin daw ni na Alex at Ana ang duwende sa bahaging yon ng bakuran. Parang duwende. Oo. Duwende yun. Oo. Malikan siya. Mabait naman siya. Yeah. Hindi. Nabulabog. At least nakita niya yung duwende na sinasabi kanina, di ba? Kaya lang sa ibang lugar. Sorry.
Sa mga sulok-sulok na to, puro parang may pagkain, kainan, ganyan. Tapos puro may bata, may hindi magandang ano. Hindi magandang pag-uho. Oo. Sermunan. Oo. Ayon kina Ana at Alex, ang mga dating may-ari ng bahay ang siyang nagpapakita sa bahay ni Imi. Ganda nung may-ari, ano, tinan mo? Sa bahay ni yung mga ganyang itsura dati, maganda na yan, eh, no? Mukha talagang, tsaka mukhang mayaman pa, oh. Ang nangyari yung bahay na pag namatay na, lagi siya nalito sa bitana. Nakapanguha siya palagi dito, oh. Ito madalas na pinupuntahan sa pag-isi niya sa umaga. Muling kumuha ng sample si Alex sa loob ng bahay. Matandang babae lang nakikita ko. Window 2. Maliit yung babae siya. Medyo magandito buhok. Oh, nakita mo lang yung ano eh, naka-frame na, ano eh, na-cold reading mo lang yung naka-frame na picture eh. Shoulder lang pa naman. Tapos, bulo ng mukha niya. Diba? May naka-frame na picture dun eh, nakita mo eh, di ba? Lagi siya nandito sa bintana. Smiling face. Pero hindi naman siya ganun katabaan. Oo, ano? Hindi. Pero, you know, ayun siya. Mm-mm. Weights. Sasakayan sila doon, sila dalawa eh. Pero hindi naman siya ganun katabaan. Maganda lang ang kutis niya. Ano ba yan? Wait lang ha, wait, may nakita ako eh. Maganda lang ang kutis niya. Ang ganda daw ng kutis. Hindi ba pictures ito? Yun nandyan. Kasi pwede i-cold reading yun eh. Matapos ang unang imbestigasyon ng paranormal experts sa loob at labas ng bahay ni Impo. Ang nangyari yung bahay na pag namatay na, lagi siya nalito sa bintana. Nakapanguha siya palagi dito, oh. Kinumpirma nila agad na may mga elemento at espiritong namamalagi dito. Parang duwende yan. Oo. Duwende yan. Oo. Pati ang ilan sa aming crew, nakaramdam ng kakaiba. Kulo, eh. Nakaramdaman mo yan. Buhay, bigat. Ha? Kaya naman, minabuti na rin ang kasama naming eksperto na si Sunny na tawasin ang bahay ng kababalaghan. Ayon sa kanya, ibang technique lumabas nito, sa ritual ang iba't ibang elemento na tila residente na rin ng lugar. Alam niyo, humawa ko sa lalaki ang isa. Ano yun? Ayan pa isa. Ayan yung lalaki. Tignan mo mabuti. Ito walang owl to, no? Diretsyong sunog. Ayan, walang baro kanina. Wala naman. Para lalong makasiguro, minabuti rin ni Alex na kumuha ng mga sample at magsagawa na rin ng sarili niyang ritual. Unang tinawas ang mapunong bakura ng bahay. Parang kamukha ni Gollum. Oo, kamukha siya ni Gollum. Because of Capri yan eh. Ah, okay. Because we have a Capri here on the left side of the house. Ba't dinasok kasi mm-hmm. Ma'am Ana kung ito yung, ano? Mukha yatang nagbigay na naman ng problema kay Ana last time. Mm-hmm. It's very faint lang eh. Very faint. Ito, medyo kita ko yung mata. Eyes there. Tapos patulis yung ano. Patulis yung baba niya dito. Parang left side profile. When we came here, parang there's two trees here occupied by two capres. Mm-hmm. Isang lalaki, isang babae. Okay. So, yung mukha yata nag-LT yung dalawa. Okay. One is occupying one tree and the other one is occupying another. Alright. Okay? So, kita niya? So, this is like, parang you could imagine this could be the hair kung pagilid dito. So, you could see the eyes here. Parang flat yung face niya. Eyes and then the mouth. Walang ilong. So, everything's flat.
Wala akong ano, pare dolya to eh. Ang white lady kaya magpakita na sa huling sample na nakuha sa may bintana ng bahay? Ayun ang babae mo naman eh. Predominant talaga yung babae, no? This side. Sa second floor. Head, the shoulder here. Ah, ito. Side. Ah, olive oil pala yung ginagamit. Territory. Dito tayo ngayon sa second floor. Dito sa bahay ni Impo. Isa sa mga kwarto. Narinig ako dun sa likod ko. Dito tayo ngayon sa bahay ni Impo sa Bataan. Walkthrough ko na. So, papasukan na natin yung bahay. Okay. Kung mapapansin niyo itong arrow, taong pupunta dito tuwing undas. Kasi itong bahay na to nagiging attraction. Parang sa Carnival. Diba yung mga haunted house sa Carnival? Kaya may mga arrows sa bahay. Sabihin kung saan daan. Right. Sundan natin yung rota ng haunted house mismo. Ito yung sinasabi ni Alex na kwarto kanina. May pusa pala, Mini. Baka mamaya yung narinig na kalabog dun yung pusa. Katulad nun, ano, may kalabog kanina. Baka mamaya yung pusa yun. At saan daw? Eh, wood yung flooring nung sa taas, diba? Meron siyang nararamdaman na energy ng lalaki. Na parang nawag. Yan, nagising tuloy si Miming. Kahit na nakabukas itong bintanang to, sobrang luma na naman bahay. Kahit na butas-butas na siya. At kahit na may ilan sa labas, medyo maano yung pakiramdam dito. Mainit. Malapot. Ang dami kasing gamit na nakatambak. Yung sinasabi ni Alex na nararamdaman niya raw yung frustration o yung init ng ulo nung energy ng lalaki nga na nag-o-occupy dito sa baba. Parang hindi ko masabi kung nararamdaman ko siya yung galit nung entity na yun. Pero I don't like it here. Hindi ko gusto dito sa kwartong ito. It's just malapot na makapal na. Ano naman kaya malapot daw na makapal. Ramdam sa akin. Ano yun? Pagkating ko ang taas ng bahay. Oh, di ba? May kasunod siyang pusa dun eh. Kita niyo yung ano, si Miming. Ayun oh. Ano naman kaya ang magpakita o magparamdam sa akin? Oo, may pusa dyan, o. Oh. May pusa dyan. Ayun, o. Oh, may pusa din doon. Get mo tayo. Hindi, may pusa din doon sa may ano. Ang daming palang pusa dyan, eh. Tamo, ha? Slow motion natin. Ayun o, may pusa din. Pusa ba yon? Sorry ha. Gusto ko kasing i-take note lahat ng ano, ng slow motion ko muna. Pati dyan sa lamesa. May pusa yata. Ayun o, may pusa din na nakasilip. Kaya if ever na may mag-ingay dyan, medyo magigi-skeptic ako kasi may mga pusa doon sa lugar eh. Dito tayo ngayon sa second floor. Dito sa bahay ni Impo. Isa sa mga kwarto.
narinig ako dun sa likod ko. Yung tunog na narinig ko, yung ano. Pero ang maganda kay Ryan Eigenman, pinupuntahan niya, di ba? May tunog siyang narinig, then check niya. Patak ng tubig na tumatama. Or patak din ng tubig, pwede. Hindi pala pusa. Ayan o. Oh. Diba? Debunked! Sa mga ghost hunter na ano yan, multo na yon. Diba? Ito yung, mga kababayan ko, ito yung totoong investigation. Inaalam kung ano yon. So yung patak ng tubig sa yero yung narinig ko. So ang nararamdaman ko dito sa bahay, meron nga, pero gaya nung sinabi ni Alex kanina, nakikigulat na rin sila dito sa bahay. They're part of the attraction na since ginawang horror house ito, so tuwing may show, nakikilabas na rin sila. Parang nararamdaman kong nandito lang sila, parang pinapanood ako. Ay, putak na siya. Alam mo, ulat ako dun sa... Tumilag, hihintay-hintay lang. Lalabas tuwing may show, tuwing undas. And this is Ryan Eigenman signing out from Bahay ni Impo. Oh well, yun lang, mga kababayan ko. Parang hindi ganun kaganda yung episode, ano? Walang masyado nangyari. Minsan, katulad niyan, ano, may mga bahay na ganyan talaga na hindi, na although na luma siya, nakatakot, hindi naman ganun ka, ano? Tapos mapapansin nyo, gagawa na lang ng istorya para maging, syempre, part of me, naiintindihan ko din, ano? Siyempre, bumiyahi sila dyan. Diba? Ayaw naman nila siguro ma-zero. Kasi pangit nga naman yun. Kung ipapalabas mo, pumunta ka mo dito, wala naman kami naramdaman. Eh, mas magandang kahit may nakitang kapre, duwende o ano, sabihin mo na lang. Para at least kahit papaano, sulit yung pagpunta. Pero in reality kasi, wala naman eh. Diba? Wala naman eh. Wala naman na-capture na ano. Pero, di ba, nakikita nyo kung paano mag-investigate si Ryan Eigenman. Chine-check niya talaga kung ano yung ingay na naramdaman niya. Kung wala, edi wala. Kung meron, edi meron. Sana ito yung, ano, ito yung maging interesting para sa ating mga audience. Hindi yung kailangan laging meron. Di ba? So, yun lang muna, mga kababayan ko. Inaantok pa rin ako. Maraming salamat. Bye-bye.